Ilang mangingisdang hindi muna pumalawot sa Catanduanes dahil sa bagyong Dindo. Hindi man direktang apektado ng bagyo, mas mainam na raw ang sigurado. At live mula sa Virac, Catanduanes, may report si John Consulta. John? Gigi, medyo nakakahinga na nga ng maluwag ito mga residente ng Catanduanes dahil nga hindi ganong kalakas ang pag-uulan ang naranasan sa buong araw. Gayunpaman ay pinag-iingat pa rin ang pag-asa ang mga residente ng probinsya dahil maaari pa rin daw magkaroon ng pag-ulan ngayong gabi hanggang sa buong magdamag. Imbis na pumalaot ngayong araw, pinili ng mga mangingisdang ito na maghanda para sa mapalapit na bagyong Dindo. Itinali na nila ang kanilang mga bangka sa Pampang para siguradong hindi matatangay. Anila, may nabuti na rin nilang huwag nang makipagsapalaran dahil sa pangambang matulad sa mga namatay na mga isda dulot ng malakas na alon noong mga nakaraang linggo. Umuwi na lang kami, ha? Delikado. Delikado. Sabi ko, kagaya yung mga iba dyan, yung mga malakas ang loob. Ayun, ang alon nila na nangyari. Natatakot kami, baka mawala kami sa laot. Pag nasiraan ka, wala na. Kung mabuti, kung makuha ka, ay kung wala, hindi na, mamamatay ka dyan. Bagaman hindi kasama ang Catanduanes sa direktang tatamaan ng bagyong Dindo, inaasahang maramdaman pa rin ng probinsya ang ulan na dala nito lalo na ngayong gabi. Sa datos na nakalap ng PAGASA, aabot sa 400 kilometers ang diameter ng bagyong Dindo, kaya di raw dapat paliwalain ang magiging epekto nito. Lapad siya, kaya kahit hindi tayo matumbok, aabot tayo ng kaulapan niya. Kaya mag-ingat lang po. Kaya yung landslide, pwede ba? Posible po yan. Landslide muna at saka yung mga flash floods. Maghapong makulimlim ang panahon dito sa buong probinsya at nakaranas ng mananakang pag-ulan. Ayon kay Engineer Efronio Garcia na naka-assign sa Doppler Radar Station ng PAGASA dito sa Catanduanes, nasagap na ng kanilang mga equipment ang makapal na kaulapan na maaaring magdala ng pag-ulan. Umaasa ang PAGASA, hakatakin palayo ng hanging habagat ang bagyo papalayo ng Catanduanes. Sa probinsya naman ng Albay, malakas ngunit pabugso-bugso ang ulang naranasan ngayon. Ang resulta, baha. Nahirapan tuloy ang ilang pasahero makasakay. Ang ilang pauwing estudyante, nagtampisaw na lang sa ulan. Nakaalerto na ang mga ahensya ng gobyerno sa probinsya para tumugon sa anumang emergency. Sa mga oras ito, Jiggy, ay naka-alerto na rin itong PDRMMC at nakahanda na raw yung kanilang text na mayroon translation sa iba't ibang dialect na handa raw nilang itong ipalabas sakaling sumama ang panahon at kailanganin ng mga konting mga adjustments or changes para nga tugunan sakaling bumuhos ng ulan sa bumagdamag. Jiggy. Diyan ngayong gabi habang papalapit yung bagyo, no? Kumusta naman yung panahon dyan? Nararamdaman nyo ba na nag-iiba yung lakas ng hangin o ihip ng hangin dyan? Ang maliwanag dito, Jiggy, buong araw talaga hindi natin nakita yung araw. At sa mga oras na ito, Jiggy, sa ating kinatayuan talagang ni isang bituin wala kang makita sa langit. At indikasyon daw ito na hindi kagandahan ng panahon. Gayunman ay patuloy na nalangin ito mga Catanduanes sa sana ay bumuti na nga ang panahon nang sa gayon ay mapawi na yung kanilang pangamba at maisaayos na yung kanilang mga dapat na gawin sa kanilang pang araw-araw na buhay dito sa probinsya. Jiggy. Nakita nyo ba yung preparasyon ng lokal na pamahalaan kung merong prepare para sa pagkain, gamot, pang-rescue. Nakita nyo ba yan? Meron naman tayo nakita paghahanda dito, Jiggy, samantalang patuloy pa rin daw yung kanilang coordination sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Catanduanes. At kanilang binabantayan nga lamang itong galaw nitong bagyong Dindo at pati na rin itong habagat na hinahatak nga ito sa pa-eastern side itong bahagi nga ng Catanduanes. Kaya parehas ito ay kanilang tinututukan at hanggat maaari nga raw sana nga ay wala nang masamang panahon na tumama sa kanilang probinsya sa mga darating na oras. Jiggy. Maraming salamat, John Consulta.